Narito ang report ni Troy Gomez. Bagaman wala pa mang opisyal na anunsyo mula sa partido, ay inamin na ni Senador Robin Padilla na handa siyang tanggapin ang posisyon ng pagiging presidente nito kung itong araw ay... Ayan mga bossing, ayan si Philip Salvador, si Bongo, si Tolentino, si Bato, si Robin. Sila yung mga prominente na mga members ng PDP. Halos lahat iniwanan na sila. Sila na lang nandiyan dyan. Siyempre, chairman nila dyan, si ano... alam ko si PRD. So, itong mga to, you cannot question their loyalty to PRD. If they're gonna do something, if they're gonna make a step for the party to survive and also to protect the PRDs, I believe lahat ng mga possible remedies or possible posible na mga pwedeng gawin para lang mangyari yan, gagawin nila. Kasi hodang lumunok ng suka ang mga ito. Kasi sigurado ako, babanatan tong mga to. Ng mga Tansu vloggers at babanatan tayo ng mga Tansu vloggers tungkol dito. O ano na ngayon mga DDS? O ano na ngayon mga DDS? Tingnan ninyo yung mga DDS, yung mga senador nasa kakampi na ni Marcos. Ano na ngayon? Ano nang gagawin ninyo? Well, just to tell you frankly, nakarating na sa atin noon ito at yun din yung una kong naisip pero na-realize ko bandang huli na matatalino tong mga ito at hinding-hindi nito katatalikuran si PRD. I believe that this is a step, the best way to protect PRRD. Oh, kasi yung mga insimado vloggers, Lori Banes, thank you very much ah, mabuhay ka. Yung mga insimado vloggers na yan, mga bossing, ang perspective na kanilang tinitingnan is anti-Duterte sila eh. Tayo naman kasi, we are not anti-Marcos. So itong mga mangyayari na to is not about the Dutertes anymore. This is about the country. Ayan, so siguro ayaw din nilang iwan si PRD but they have to, yes, they have to. Because ngayon nga sa nakikita natin, kapag nagmamatigas ka, mas lalo kang kakawawain. At kapag nakawawa ka, hindi ka na makakabangon, wala ka na. Durog na durog ka. Kaya siguro they have to do this para, alam mo yon, ipakita na rin to make peace with the administration. Kasi the administration thinks na kalaban nila ang mga Duterte, which is not eh. Oh, the Dutertes are not in quarrel with the administration. The Dutertes are just vocal with yung mga nangyayaring hindi maganda sa paligid nila. But it doesn't mean na kapag nagreklamo ka, antay ka na sa gobyerno. Hindi. Hindi ganun yun. So, minsan kasi, yun yung kapraningan nila, yun yung iniisip nila. So, siguro, ito na yung pinakamagandang step to tell this government na we are not a threat to your, ano, to your presidency. We are not here to obstruct this government. We are here to help you. Yan pong mga pagkilos na yan is for you to know what you are lacking, kung ano yung kakulangan mo, para iyong punan. So yun mga bossing. Yun mga boss. Yan talaga yung purpose nitong ano na to. Yan ang purpose talaga nitong mga moves na ito. So ayan, tatanggapin ni Robin Padilla yan. And then, si Robin Padilla kasi somewhat tumakbo yan under the party of, hindi party, pero under the ticket of Bongbong Marcos, remember? Inampun siya ni Inday Sara, ayaw nga ni Bongbong nun eh. Pero tinanggap pa rin bandang huli, di ba? Nanalo si Robin Padilla number one. So ngayon, siguro ito na yung way of them saying na we are not your enemy. We are here to support you and the party is gonna be here to help you ma-achieve yung mga goals mo for the Philippines. So yes, sad to say, pero tayong mga DDS, we also have to, kumbaga, wag natin masyadong gamitin yung ating mga puso pagdating dito sa mga nangyayari sa paligid natin. Yes, mahal natin ang mga Duterte, pagtatanggol natin ang mga Duterte, pero dapat mag-support din tayo doon sa mga hakbangin ng mga Duterte to make their relationship with the administration work. Because again, it's not about the Dutertes anymore. It's about the Philippines. So, kung kailangan mong makipagbati sa mga tinuturing mong kaaway para sa ikaw unlad ng bayan, gagawin mo yun. Kasi after all, what the Dutertes are doing, hindi naman yan politics. It's because they love the country.
Diba? So yun yun, let's just accept it. Okay, diretso natin tong balitang to. Ay makatutulong sa mga Pilipino. Ito po yung bumabagsak po ng lahat sa harap ko. At kung nakikita ko pong makakagawa ako ng maganda, pwede akong makatulong. Kasi ako gusto ko talaga itong i-expose as early as now. Kasi alam ko na maraming magagalit kay Robin Padilla pag nangyari yan. Kasi nga, sabi nga niya, bumabagsak yan sa harap ko. Kahit ayaw ko, ako yung magiging presidente nitong partido. At alam ko din, ang direksyon ng partido is pakikipag-tandem na sa kanila. So alam ko na lahat ng galit sa akin babagsak yan. Oh, so ngayon pa lang, pinaiintindi ko na sa inyo that this is the best move para mag-survive tayo at mag-survive ang mga Duterte dito sa mapang-abusong pamahalaan na ito. Okay. Yun po yung gusto ko ipasa. Marami sa inyo magagalit. Pustahan tayo ha. Itagaan nyo to sa bato ha. Tandaan ninyo tong live stream na to. Pagdating nung panahon na yan, maraming itatakwil ito si Robin Padilla. Maraming magagalit dito kay Robin Padilla. Pero lagi nyong iisipin na calculated move po ito, mga bossing. This is the best offer that we can get to make the Duterte safe. Yan lang talaga politika. So katulad yung sinasabi ni Robin, delikado siya rito dahil sigurado mababash siya dito. Dito sa channel ko unang lalabas yan na that's inevitable. Mangyayari at mangyayari yan at lahat ng tao sisisihin si Robin Padilla. Tandaan nyo itong sinabi ko. Sisisihin ng lahat ng tao si Robin Padilla, ibabash kaliwat kanan ng mga DDS vloggers at pati na rin ng mga ano, ng mga loyalista vloggers. Ipapamukha sa atin to. Well ako, I'm good with this. Whatever the decision of this party, I'm not part of it. I will honor it. I will accept it because after all, they're doing this for their party and they're doing this definitely for PRRD. Nananatiling chairman ng partido si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang napipinto naman ang pagbibitiw ni Congressman Pepito Alvarez bilang national president ng partido. Nauna nang sinabi ni Senate Majority Floor Leader. Sinabi na nila yun, si PRRD ang chairman. Si Robin na magiging presidente. Magme-merge sila. So kasama si PRD doon. So anong ibig niyo sabihin? Si PRD nagtakwil sa sarili na gano? Nag-tridor si PRD sa sarili niya? Matatalino tong mga to. At itong mga to ay siguro yun ang talaga naisip na ano. Kasi iniisip ng mga Marcos, kalaban nila tayo. Hindi naman eh. Iniisip ng mga Marcos, kalaban ako eh. Remember, di ba? Si PRD, iniisip ng mga tao na ako si PRD, gusto ko lang ilagay yung anak ko dyan. Hindi eh. Wala nga akong paki dyan eh. Wala akong paki sa politika. I'm not running anymore. I'm gusto ko lang talaga para sa Pilipino. So, makipag-okay tayo sa kanila para lang ma-feel ng tao na this is not, there's nothing politics, there's nothing political about yung ginagawa natin. What we are doing is for the country, not para pabanguhin yung mga pangalan natin because I'm done. Tapos na ako, hindi na ako magsisilbi. Paulit-ulit yung sinasabi ni PRD yan, di ba? So, kung halimbawa, mag-merge ito, huwag kayong magalit. Mag-antay lang tayo, mag-abang. Chill lang kayo, kalma. Lahat yan. Everything happens for a reason. Everything will fall into place, ika nga. Leader Francis Tolentino na inaasahang papalit kay Alvarez si Senator Robin Hood Padilla. Ang pagpapalit ng liderato ay kasunod na rin ng sunod-sunod na pagbibitiw ng ilan sa kanilang mga miyembro. Magandang posisyon yung binibigay nila. Salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat kay dating Pangulo Rodrigo Roma Duterte at sa lahat po ng bumubuo ng PDP. Binigyang din ni Padilla na ang kanyang pag-upo sa posisyon ay tinatalakay pa lamang sapagkat gusto niyang maging malinaw para sa kanya kung ano ang magiging plano ng partido. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Napansin niyo yung itsura ni Robin Padilla, he's not really good about it because alam niya na magagamit siya at magagalit ang mga tao sa kanya. Pero, you have to sacrifice your, kumbaga, your personal interests para sa bayan, para sa pagmamahal mo sa mga Duterte. So, kung mabash man siya dahil dito, it's because he's the president of this party, ano na yun, kumbaga, I will sacrifice it para lang masave ko si Pastor Kibuloy at saka si PRD.
gagawin ko kahit na magalit ang taong bayan sa akin, because after all parang si PRD din yan si Robin eh. Wala naman akong pake eh. Next, ayaw ko na nga nang maging senador eh, pero kung iboboto pa rin ako ng tao din, so be it. Kung hindi na, I'm good, okay naman ako eh. I have money, I have a lovely family, so naipakita ko naman na din sa Pilipinas kung gaano ko siya kamahal, so I think I'm good with it. Kung dumating sa punto na magalit ang tao sa akin because of my love for the Dutertes and because I want to protect them and Pastor Apollo Hibuloy, and I'll do it. Kung yung aking popularity bumagsak, that's okay. That's not my cup of tea. Diba? Nagigets nyo naman siguro yung ibig ko sabihin. Ano? Oh, tandaan nyo to, ha? Tandaan nyo to. Dito nyo to unang marinig at dito nyo to unang narinig. So, sabi nga natin eh, yung mga taong may yagbols, yan yung kayang magsakripisyo. Hindi po ito pagtatraidor. Bagkos, ito ay isang statement at testament na hindi nyo kami kalaban, na magre-reklamo pa din kami pag hindi okay, pero hindi nyo kami kalaban.